Barnabas, a Levite and of the country of Cyprus, having land, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. So, katulad po ng alagad na si Barnabas, ang pangunahin sa kanyang isipan po ay yung pangangailangan ng gawain ng Panginoong Diyos. So, kaya niya ginawa po yung pagbebenta ng kanyang ari-arian para gamitin ng mga apostles sa gawain ng Diyos. So ito po ang isang hamon din para sa atin po na nag-aspire na maging alagad o nasa path na ng pagiging alagad o advanced na sa stage ng pagiging alagad ay ito po ang nasa pangunahin po sa kanyang isipan na kaya ka nagtatrabaho, kaya ka kumikita ng pera, kaya ka nag-aaral upang maging dalubhasa ay upang mapunan, magkaroon ng bahagi sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So, pangalawa po, sa church po ay hindi inobliga na punan ng miyembro ang personal na pangangailangan ng pastor. Di po ba? Ito ay isang kusang loob na binibigay bilang act of worship. Hindi po ano, hindi po inuobliga dito, lalo-lalo na po sa church na to. Lalo-lalo na po sa church na to, hindi po inuobliga yung bawat miyembro na punan yung pangailangan ng pastor natin. Dahil po yung pastor natin, ang pupuno ng kanyang pangailangan ay ang Panginoong Diyos. Sabi nga po doon sa kwento ni Abraham, di po ba? Sabi nila ng ating Panginoon sa kay Abraham, noon ay tinatawag pa na Abraham, siya po ay, si Abraham po ay pinili ng Diyos. Katulad din po ng ating pastor na pinapaniwalaan natin na pinili rin ng Diyos. Sabi po doon ng Diyos, pangako ng Diyos sa kay Abraham, "After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward." So napakalaki po ng pangako ng Diyos sa kanyang mga tinawag. So kaya po ilang beses na po natin na naririnig sa ating pastor yon na talagang ang hindi niya to po inaasahan yung ating personal na mga presuporta para sa kanya. Subalit ito po ay kusang loob na binibigay po ng miyembro, hindi sa pastor, kundi sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo po ay nagbibigay, tayo po ay nagbibigay para sa Diyos. Alam naman po natin na pag binigay mo sa church yung handog, ito ay napupunta sa kanyang lingkod. So ito po ang paniniwala po natin dito, kahit isang tao lang na i-bless ng ating Panginoon ay kaya na suportahan kahit na siguro 10 pastor, pamilya ng pastor siguro kaya magsuporta pag binless ng Panginoon ang isang tao. Meron nga po ako naalala na nagkukwento, sino ba nagkwento nito sa akin, parang si Pastor Lim yata na nagpunta siya sa kay Bob Tibo Ministry. Nagpunta sila doon sa isang bahay doon sa Amerika na nagpunta sila ng sinama siya ni Bob Tibo upang kunin yung suporta ng isa tao. Napakalaki ng pinuntahan nila na Amerikano doon sa Amerika. Tapos pagpunta nila doon, binigyan sila nung cheque na pabilang suporta. Anonymous yung ayaw magpakilala nung na yun, nung tao na yun. Pero sobra-sobra yung blessing sa kanya ng Panginoon na yung sinusuportahan yung ministry ay sumusuporta sa kung Pastor Kuya Jojo, ilang pastor ba ang sinusuporta ni Bob Tibo? Ha? 70 na pastor na pamilya ng pastor. So biro mo po yun, isang tao na sumusuporta sa 70 kapamilya na pastor. Kasi 70 yung pastor na hawak ni Bob Tibo eh. So ganun po, naniniwala po ako rito sa ating sa ating iglesia na isang tao lang po ay blessed dito ng ating Panginoon ay kaya ng suportahan ng pangangailangan ng ating pastor, ng pamilya, pati pamilya ng ating pastor.
At ako po ay naniniwala doon at panalangin ko sa Diyos na ako po sana yun. Ako po sana yun na i-bless ng ating Panginoon. At kaligayahan ko po yun. Kasiyahan ko, kakalakan ko po yun na maging ganun, maging ganun. Biro mo yung isang tao ka, sumuporta ka sa pitumpung pastor. Napakalaking ano po yun, napakalaking blessing po yun. At katulad nga ni Jacob na dayok-yok sa blessing, dapat po ang bawat alagad po. Si Jacob po, yung si Israel, di po ba? Masyadong ano po yun eh, masakit yung term na dayok-yok. Sakit yung term na dayok-yok. Basta, talagang, basta blessing ng Panginoon, si Jacob talaga, hindi mo mauunahan. Kailangan siyang nauuna doon sa blessing ng Panginoon. Ganun din po ang inaasahan ng ating Panginoon sa bawat, sa kanyang mga alagad. Maging ano po tayo? Maging dayok-yok sa blessing ng Panginoon. Upang hindi pa gamitin para sa ating personal. Maring meron tayong magagamit sa ating personal. Subalit, ang sabi nga doon, kailang una po ang pangangailangan ng ating Panginoon. At, yun nga po, ang suporta natin sa ating pastor ay kailangan po ay andun din na kung tayo binibless din, kailangan po ay yung ating daluyan na nangunguna sa atin ay kailangan po ay kasama doon sa nabibless sa atin. So may responsable po sa pangangailangan ng iglesia, ito po ay ang responsable po ng elders ng church, pangasiwaan ng basic needs ng kanilang pastor. Pangasiwaan po ha, hindi ibig sabihin i-provide. Pangasiwaan. Pangasiwaan ibig sabihin to manage. Manage po. Manage po. Kailangan na yung mga elders, katulad ko po ay membro po ako ng elders dito sa church. Kaya po kung may nakikita tayo na pagbabago, changes sa pananalapi ng ating church, tumataas ito, kailangan magkaroon tayo ng magandang pangasiwa doon. Kailangan pag tumaas ito, di siyempre kailangan tumaas din yung bumaba ito, mayroon din tayo ng adjustment para maging matutunan din ang pangailangan ng ating nakukuha ang mga kaloob at nakita naman natin na yung pangangailangan ng pamilya ng ating pastor ay hindi na natin na maibibigay yung tama na pangangailangan nila. Di po ba? Kaya nga nagkaroon ng pag-uusap na alisin na lang muna yung binibigay para sa ibang manggagawa. At ibigay na lang muna yung kabuuan ng kung ano man yung malilikom para sa pangailangan ng pamilya ng ating pastor. Dahil nga sa lahat doon at parang ito namang ating gagawin ay temporary lamang ito. At kung tumaas na yung ating collection, ay ibabalik naman natin itong binibigay natin na allowance sa ating ibang manggagawa. Di po ba? At alam naman natin na ito ay pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. So ito po ang gawain ng mga biblical po yan dahil ginawa rin niya ng mga apostol eh. Di po ba? Doon sa Acts, ginawa niya nung dumami na yung trabaho masyado ng mga apostles, di po ba? Pati yung pagpapakain sa mga, ano kasi dumami na yung koleksyon, dumami na yung nagbibigay para sa gawain. So dumami na rin yung pagkakawang gawa na ginagawa ng mga apostles dun sa Acts chapter 6, 2-4, di po ba? Kaya ang ginawa ng mga apostles ay pumili.
pumili sila ng mga elders, ng mga mga 12 mga brethren. Sabi diyan, then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Sabi nila, wherefore brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. So ito po ang trabaho ng elders. Yung pangasiwaan, ang pangangailangan physical ng kanilang ng mga apostles. Hindi na sa mga apostles, hindi na nila iniintindi yung anong ulam natin sa hapunan, hindi na nila iniintindi yun dahil meron na nag-iintindi noon. So parang ganun na basic principle din po ang i-apply lang natin sa ating church. So meron pa ako nga nais na mga proposals na para sa kaugnay sa usapin ito ay tungkol sa magkaroon tayo rito ng physical altar. Nung parang may altar ka talaga dyan, na pag yung meron may mga pinagpala sa inyo na kung nais kayo magbigay ng love gift o kaya may mga basta love gift na mula sa puso nyo na labas doon sa 10% na binibigay nyo, pwede nyo lang ilagay doon sa altar. Kung meron kayong altar dyan, meron tayong altar, na pwede dating, kunwari, mapinagpala ka at parang hinipo ka ng Panginoon na parang gusto ko magbigay ng love gift sa kay Pastora. Parang ganun. Parang gusto ko magbigay ng love gift kay Pastora. Gusto kong ipang-grocery si Pastora. Gusto ko yatang pakainin si Pastor sa restaurant, gusto mong bigyan ng gift check ka. Parang ganun. Diba? So, ilalagay nyo lang po doon sa i-erect natin, ilalagay natin altar na ganun. Na ibig sabihin nun, yung lahat na nakalagay doon ay mapupunta na lahat yun kay Pastor. Dahil ito ay alay mo para sa Panginoon. Out of your gratitude, pasasalamat sa ating Panginoong Diyos at ikaw ay pinagpala. So ito lang po ang sa ating unang punto. No? Yung pangalawang punto natin ay ito po. Sana na po ba mahaba? Gising pa mo ba tayo? Amen. So ito po, sa ating pangalawa po, ang ating pangalawang punto, ang pag-google at pagpapag-google sa Diyos ay isang source ng kagalakan para sa alagad. Una po, hindi ito pabigat. Yung pagpapag-google, yung paggastos at ginagastos ka ng Panginoon, para kang ginagastos ng Panginoon, hindi yung pabigat ano, para sa alagad. Ngayon, pangalawa, ito ay source. Kung ikaw ay ginugugol at ginagastos ng Panginoon, ito ay kasiyahan. Parang source ito ng kasiyahan mo. Nasisiyahan ka. Nakakaramdam ka ng feeling of elation. Ano ba yung feeling of elation? Para kang nakalutang sa ulap. Para kang nakalutang sa ulap. Ito po ang feeling ng tunay na gagalakan. Naalala po ninyo pa ba kung sino man mga boyfriend, girlfriend dito nung una kayong sinagot? Para kang nakalipa ba? Para kang nakalutang sa alapa pag sinagot ka ng iyong sinisinta. Di ba ba? So ganun po yung feeling dapat ng isang alagad na ginugugol. Na feeling mo na, ginagamit ako ng Panginoon. Yung resources ko ginagamit ng Panginoon. Yung aking lakas ginagamit ng Panginoon. Imbis na makaramdam ka ng stress, pagka-drain ng energy, kabaltara nararamdaman po, para kang nakalutang sa langit, sa ulap. Nasisiyahan ka. Galak na galak ka. Dahil source nga ng kagalakan para sa isang alagad. Titingnan po natin kung ano yung dinanas ni Paul. Ano yung dinanas ni Paul para sa mga taga-Korinto? Para sa mga taga-Korinto. Noong kanya ito pinagsisilbihan. Una, sabi niya po doon sa 2 Corinthians 12:15a, doon sa ating pinag-aralan, at ikaliligaya kong gumugol
at pagugol para sa inyong kapakanan. Di ba ba? Sabi niya po doon. So ano po yung ginugol ng mga taga-Korinto ni Paul sa mga taga-Korinto? Makikita po natin doon sa 1 Corinthians 4:10. We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ. So para lang maging wise yung mga taga-Korinto, parang inari nila sila ay mga loko-loko. Para sila mga loko-loko. Sila ni Paul. Yet ye, what we are weak, naging mahina sila para ang mga taga-Korinto ay maging malakas. Ye are honorable, but we are despised. Ang mga taga-Korinto ay inangat nila, pero sila ay parang mga naging ano sila, mga naging despised sila ng lipunan. So ito po ang mga ginawa ni Paul. Ano? So makikita po natin doon na ang mga si Paul po at ang kanyang mga disciple, ang kanyang mga tagasunod ay nag-suffer po ng kawalan, ng loss. Nag-suffer lang ng loss of ng kanilang reputation, nagkaroon loss of ng kanilang lakas, ng loss of kanilang dignidad, ng kanilang moral standing sa lipunan para lang maiangat yung mga maiangat sa pananampalataya yung mga taga-Korinto. So they suffer loss. So ito po ang ano po, bilang alagad, tayo po ay magsasuffer din na, kailangan magsuffer din ng loss. Sabi nga ng ating Panginoon, kung naririnig natin sa ating pastor, na kailangan merong namuhunan ka na. Namuhunan ka na sa pananampalataya. Meron ka nang itinaya. Meron ka na rin itinaya sa iyong pagsunod, sa pagiging witness sa ating Panginoon. Meron ka na rin nawala sa atin. So ito po, ano, suffered loss, ano? Pangalawa po, sabi niya doon sa 1 Corinthians 4, even unto this present hour, we are both hunger and thirst and are naked and are buffeted. Ibig sabihin ba ng buff? Parang ano ba sa Tagalog to? Ang alam ko lang po yung buff, pag binabuff ko po yung sasakyan, ninunod ko yung basahan doon sa ano eh. Di ba ba? Binabuff mo yung sasakyan, ninunod mo yung basahan sa kotse. Binabuff mo. So, ibig sabihin, ang buff, ninunod. So, naranasan nila ni Spoon na mangunod. Mangunod, literally. Naranasan po nila yon. Naranasan silang inunod sa lupa. So, buffeted and have certain, and have no certain dwelling place. So, ito po ang naranasan nila ni Paul sa mga taga-Korinto, di po ba? Na nababasa natin sa kanyang testimony. So, nakita natin po doon na talagang they suffered loss na kanilang sa kanilang buhay para sa mga taga-Korinto. Ano pa po ang dinanas ni Paul para sa mga taga-Korinto? Sa 4:12, and labor, working with our own hands, being reviled, we bless, being persecuted, we suffer it. Sa mga taga-Korinto. So, they spend body strength. Talagang nag-spend sila na kanilang lakas ng body strength nila para sa mga taga-Korinto. Sabi niya nga, upang hindi makapabigat para sa mga taga-Korinto, they work with their hands. Makikita natin sa kanyang, sa kwento ni Paul na nagtatrabaho talaga siya, gumagawa sila ng tent para lang may suporta sa kanilang pangangailangan. So andun po yung working with their own hands para lang may masuportahan yung kanilang pangangailangan. So they spend body strength para lang sa mga taga-Korinto. Ano pa po? Yung dinanas nila, they are being defamed. We are entreated being defamed. Ibig sabihin po, minura-mura. We are made as the filth of the world. Para na silang, tinrato na sila na para mga basura sa mundo. And are the obscuring of things unto this day. So, ibig sabihin, parang pinakalatak na sila sa lipunan. Yun ang naranasan nila ni Paul nung sila ay nag-ministry sa mga taga-Korinto. Despite
ng kanilang naranasan ito, lahat ng kanilang interest ay talagang in-spend na nila. Lahat ng kanilang mga sakit ay talagang dinanas na nila. Di po ba? So sa pagiging alagad po, lalo-lalo na po sa kalagayan ng ating pastor, ay talagang dumadanas po siya ng ano, dumadanas, kailangan po nilang danasin yung sakit ng lalo-lalo na po pag yung ikaw ay pastor, minsan na yung bigat ng mga problema ng miyembro mo ay binabagsak sa iyo eh. Di ba? Ito sa part ng kanilang duty bilang pastor dahil magka-counsel tayo sa kanya at maghihinga tayo ng kanyang ating problema sa kanya, maghihinga tayo ng ating sakit sa kanya, maghihinga tayo ng kanya ng ating mga problema sa kanya, at sigurado mararamdaman niya rin kung ano yung ating nararamdaman. So sa dinabi namin natin, kung lahat tayo ay magaganon sa kanya, ay talagang mararamdaman niya yung sakit ng bawat isa sa atin. At yun ay trabaho niya po yun. Part po yun ng kanilang kanyang calling bilang pastor, dahil ito po ay talagang ginagawa ng pastor upang sabi nga ni Paul, katulad ng ginagawa ni Paul, naging ano siya eh, na naging parang ito po yung kanyang ano, trabaho para sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga inaalagaan bilang isang magulang. So nararamdaman niya po yung ating sakit, lahat po lang kanyang magagawa upang tulungan tayo, pati na yung kanyang personal na resources, kung meron siya ibibigay, talagang ibibigay niya yun. Experience na po natin sa ating pastor yan. Ganun po ang isang alagad na willing to take pains, willing to take the bumps. Para po ano yan eh, para po yung shock absorber doon sa kotse. Pag may kotse ka, merong shock absorber yun, di po ba? Yung trabaho ng shock absorber ay mag-absorb ng shock. Kaya nga shock absorber. So, yun po ano, shock absorber po yun. Para hindi makaramdam yung pasahero sa loob ng lubak. Di ba? Para yung pasahero sa loob ng sasakyan, hindi makaramdam ng lubak. Kaya merong shock absorber. Para yung mga nakasakay sa loob, yung ride is sweet and easy. Sweet and easy. Di ba? Sweet and easy lang. Lalo na pag naka-aircon ka pa. Pero hindi natin alam na talagang tagtag na pala yung shock absorber mo dun sa ilalim. Grabe na pala yung trabaho na ginagawa nung shock absorber, dahil yung dinaanan pala nung sasakyan mo ay rough road. Pero ikaw na pasahero sa loob ng sasakyan, hindi mo naramdaman yung bumps. Hindi mo naramdaman yung bumps. Dahil inabsorb na ng shock absorber yung sakit. Katulad nung ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa bundok ng Kalbaryo. Inabsorb niya na yung lahat ng sakit upang hindi mo na maramdaman yung parusa ng impyerno. So ito po ano, ito po ang ginagawa po ng isang alagad na nais niya na maging smooth and easy, lalo na po yung mga babes and mga umpisa pa lang sa pananampalataya, na yung mga patama ng kalaban ay talagang sinasalag niya po yun sa panalangin, sinasalag niya po yun sa kung meron pa siyang discernment na ano, yun po ang ano, yung ginagawa po ng isang alagad. Kaya naman ang panawagan naman natin sa
sa kung tayo po ay lumalago na sa pananampalataya, hindi forever po na dadalhin po tayo ng ating pastor. Kaya po may pagkakataon na kapag tayo po ay lumago na at naging matanda na sa pananampalataya, kailangan po maging willing din po tayo to absorb some of the bumps. Kailangan po ay bilang mga matatanda na rin sa pananampalataya, kailangan po ay maging willing din tayo na mag-absorb din po ng shock upang maprotektahan yung mga babes in Christ sa pananampalataya. Dahil ito po yung ito po yung pinaka-goal po natin bilang katawan po ng ating Panginoong Yesus, di po ba? Na yung magpalakasan tayo sa bawat isa. Palakasan po tayo na magbigay po tayo ng suporta sa bawat isa.